guys, this is Joshua, and for today's video, I will be reviewing these 15 pieces makeup brushes that I bought online to Miss Andrevilla. Anyway guys, this is not a sponsored video. Gusto ko lang gawan siya ng review kasi pangatlong beses ko na itong bumili sa kanya ng brushes actually. Nung first time kong bumili sa kanya ng brushes is yung VDL brushes, and ang ganda ng quality niya. Pangalawa, unbranded brushes din, pero maganda yung quality, at ito po yung pangatlo. I already primed my face and I use this primer, Quick FX, and then I will be using this Maybelline Fit Me, ano pa shade to? 330 shade. Ang una kong nalagyan is itong side na to. Then I will be using this flat brush. At itong sa side na to, nalagyan ko yun siya, pero ang gagamitin kong pang spread sa kanya is itong beauty blender. So, let's start. Tapos na ako mag durut-dut ng, ng foundation sa mukha ko. Nilagyan ko na siya buo, pero ang gagamitin ko lang pang spread is itong flat brush and then itong beauty blender. So, gagamitin ko itong flat brush dito sa kabilang side. And let's see kung anong magiging effect niya. In fairness, hindi pa natin makikita kung ano yung maganda yung result between beauty blender and this brush. Na to, gagamit tayo ng beauty blender. Nakikita niyo ba yung difference, guys? O may, wala talaga. Yeah. So, ang napansin ko lang po, this dito sa side na to is medyo dewy siya kahit na in-spread mo na siya. Pero dito, medyo hindi siya dewy kasi siguro kapag beauty blender talaga, 'di ba, na dadab siya. So, parang yung product is na talagang na tawag dito, nalalapat sa mukha mo, unlike sa brushes talaga. In the edges of my eyebrow, I will be using this angled brush. Actually, matagal ko na itong hinahanap. Akala ko walang ganitong brushes na nabibili. So, dito ko lang pala siya makikita. Dalawa na yung ganito ko eh. So, ang gagamitin ko pang yun is itong Fashion 21 na concealer. See?
I will be using this flat brush na pang mata. Hindi ko kasi alam kung ano to actually. So, ang first na eyeshadow natin is ito. Ang hirap. Ito. Ayan. Para siya may pagka-orangey. So, let's see. In fairness, nakikita niya naman guys, diba? Mabilis siya kumuha ng product. At napapansin ko ano siya tawag dito, malambot siya dito, malambot siya sa mata. See, nakikita niya naman siguro, di ba? Hindi mo siya mararamdaman na parang, di ba may mga brushes na parang pag ginanan mo parang may mga tusok-tusok, may matutusok ka. Siya hindi. Very smooth. Walang harong joke. Ang gagamitin natin is itong maliit na flat brush, I guess. Flat brush siya. Hindi ko alam kung ano. Basta ito siya. Ganyan. Ito niya siya. And gagamit tayo na itong. Gagamitin natin itong Deep Brow Pomade Soft Brown para sa ating base. See? Kung gano'n siya. Kung gano'n yung product na nag-get niya. Nag-get? At ilalagay natin siya dito. Taka. Yan. Nagagamitin is itong blending brush. Tama ba? Blending brush. Ayan. Let's see kung maganda yung pagkakablend niya. At gagamit tayo na itong brown. Basta brown. Ayan. See kung gaano kadami yung product na nag-get niya. And itatap natin siya dito muna. Tap then blend. Huwag niyong titigilan hanggat hindi kagito, hindi siya para nagiging what do you call this? Hanggat hindi siya nagiging soft. Yung ano, parang walang harsh line na makikita. Gamitin natin is ito. Ito pa rin brush yung gagamitin natin, guys. Kasi ito lang yung, I think ito lang yung, ano, blending brushes na ano. Kasi yung iba dito, flat na may pagka-angle na. Ito yung shade na gagamitin natin next. Na medyo dark doon sa pangalawa nating nilagay na ano. Na eyeshadow. Next nating brush na gagamitin is itong flat brush din siya para sa I think concealer to eh. Alam ko concealer to eh. Pero I'm gonna use this for highlighting my brow bone.
By the way, meron din akong additional na i-review today. Itong eyelashes na to, ayan. I-review ko rin siya. So, nabili ko rin to sa kanya. Yan po yung tatak. Ann's Corner Store. Para malaman natin kung maganda ba talaga yung lashes na to is, hindi na po ako maglalagay ng, tawag dito, ng eyeliner. Para mas kita natin kung gano'n ba kaganda tong eyelashes nito. Eh, nakikita niya wala akong ano. Nilagay na kahit na anong eyeliner. Although mahaba siya, tapos pang malakas ang lashes, pero hindi po siya mabigat sa pilik mata. Talagang mahaba lang talaga siya. I mean, hindi siya mabigat sa talukap. Yung lightweight lang siya, pero pang malakasan. Ano lang to, pwede siya sa pang mga pageant, ganyan. Pero yung sabihin mong everyday use, it's a big no. Go back sa ating brush na nire-review. Ito yung pinakamaliit na brushes sa kanila. Ito kasi dalawa yan eh. Parang ito yung mother, ito yung, you know. Yan siya. Tapos ang, ito yung colored, ayan, dalawa. Para sa dito sa baba. This is not a sponsored review. Naisipan ko lang siyang gawa ng review kasi pangatlong beses ko na to sa kanya bumili. So, why not, diba? Para sa mga muwa na beginner lang din, katulad ko, makapag-invest sila na kahit papano ng mga makeup tools. Dahil aminin man natin o hindi, nagsimula ang ating blending skills sa mga unbranded na brushes. Kung pang-contour itong angled brush, ayan, nakikita nyo siya, diba? Angled naman siya, diba? Tama naman ako, diba? And then, ang gagamitin kong pang-contour is itong BYS Contour Palette. Doon tayo sa pinaka-dark shade. See? Tap-tap lang. Tap-tap lang. Then, yan. Contour din natin ang ating panga. Pwede lang mag-reseller ako na ito. Mag-resell ako. Kaya lang huwag na. Agawan ko pa si Miss Ann. The brush. Ayan. For the blush. Ganyan lang kasi ako mag-blush. Ano eh. Later.
wala akong gagamitin na fan brush dito sa mga brushes na nire-review natin. Kasi wala naman siyang fan brush eh. Although 15 pieces siya, pero ang gagamitin kong for the highlighter is itong fan brush from VDL na, which is binili ko rin sa kanya, kay Miss Ann Revilla. And so kaya okay lang. Ganyan ako mag-ano, highlights. Yung nose line, gagamitin kong brush is itong, hindi ko kasi alam totally yung ano, mga tawag sa mga brushes na ganito, pero pag once na makita ko siya, kung ano, I think, like for example, I think itong product na to is para sa ganito, para sa ganyan, ayun, okay na ako dun. Hindi ko na kailangan alamin. So, I will be using this two shade sa, which is Wanderer and Fearless. Itong matte DYS on the go palette. Ito na po ang ating finish or final look. So thank you so much for watching this video, and kung gusto nyong nandito malaman about dun sa mga other videos ko, please subscribe to my YouTube channel. Yes, meron din po ako nyan. And then click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na, sa mga next videos na i-upload ko. So thank you so much po, and now here's my final thought about this 15 pieces makeup brush that I bought again to Miss Ann Revilla. So I'm gonna rate it from 1 to 10. Maybe it's 8% na i-recommend ko sa inyo. Why? Because doon sa 2% na hindi ko inano, kasi we all know na hindi siya branded brushes. Kaya nabawasan siya ng 2%. Pero 8%, yes. Why? Because bukod sa mura siya, kahit na hindi siya branded brushes, magagamit mo siya and safe. At saka malalambot yung brushes niya. See? And here's the final result. And thank you so much guys for watching. And don't forget to like and share this video para marami pa pong makaalam, and then marami rin po tayong mga baguhang muwa na naghahanap ng mga pang beginners na brushes. Ayun lang. So maraming salamat po. And see you soon for my next video. Bye!